motherfucking Eagle Double G. Hi guys! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako po si Jaisa, and kung ikaw ay bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, please subscribe and click the tiny bell button para updated kayo sa aking mga bagong videos. Ang ngayon ang i-share ko sa inyo guys, ano ang mga kailangan nating malaman lalo na tayong mga small YouTuber? And paano ba mag-start mag-vlogging? Ito ay ilan sa mga tips na naranasan ko nung ako ay nagsisimula pa lamang, nung ako ay nagsisimulang mag-YouTube. So, ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung mga tanong, ano yung mga na-share sa akin ng mga YouTuber dati, sa kakapanood ko, ano yung mga nalaman ko. Ngayon, ako naman ay i-share ko naman sa inyo yung mga natutunan ko dati, guys. And 3, 2, 1. So, ito yung kailangan natin gawin. Ito yung number 1, guys. 1, kailangan nating mag-upload ng video. Consistent na kailangan nating nag-a-upload hanggat kaya natin, guys, mas like 2 times a week, kung kaya natin 3 times a week, or kung kaya natin everyday, guys, pwedeng-pwede. Mag-upload lang tayo ng mag-upload lang, mag-upload lang tayo ng mag-upload para makuha natin yung requirements ni YouTube na 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. So, syempre, kailangan kapag tayo gumawa ng content or kapag tayo ay gumawa ng videos, guys, kailangan kung saan tayo masaya. Syempre, kailangan din natin na sa tingin natin is yun yung panunuori ng ating mga viewers or ng ating mga subscribers. Like, nakita mo na sa paggawa mo ng video na to, marami ang nanonood sa'yo. Mag-focus ka, tapos gawan mo ng gawa ng videos. So, yun yung aking unang tip. Pangalawa, kung gusto mong magsimula ng YouTube channel, guys, ngayon mo na simulan. Like, kung nanonood ka nito, kung i-focus mo yung sarili mo dito, kung gusto mong gumawa ng YouTube channel ngayon na. Kasi ako noon, ay saka na lang, ganito. Hanggang sa ngayon, natutuwa ako kasi syempre kahit papaano, mayroong kita. Hindi man ganun kalaki, at least mayroon pandagdag sa ating mga pangailangan sa life. Like, sa life, guys. So, ang next is, huwag nating i-compare ang ating sarili sa iba. Katulad, kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong pagkakaiba. So, wag mong i-compare kapag nanood ka ng ibang mga vloggers. Wag mong i-compare ang iyong sarili. Kailangan meron na naiiba sa'yo. Kailangan kung ano ka yung talaga yung ipapakita mo para wala ka talagang kaparehas. Tsaka wag nating sanayin ang mga sarili natin na i-compare natin sa iba, guys. So, next, being friendly sa mga viewers natin, guys. So, ibig sabihin ko sa being friendly, guys, is yung mga nanonood sa atin, lalo na kapag nagre-review tayo or mga mayroon tayong mga ginagamit, like nagpo-promote tayo, katulad kunyari nag-review tayo ng isang product, katulad ko nag-review ako ng Skin Magical, hangga't maaari kapag nagtanong yung mga viewers natin, baka sakaling nagustuhan nila, sagutin natin. Tapos yung mga YouTuber na katulad natin, yung mga small YouTuber na katulad natin, kapag pinuntahan nila tayo, balikan din natin sila kasi alam naman natin na yun lang yung ginagawa natin, magtulungan, lalo na tayong mga small YouTuber, kailangan natin magtulungan kasi kung ikaw pumunta ka sa mga malalaking YouTuber, hindi ka rin naman yan papansinin eh, kaya tayo na lang magtulungan, guys, charot. So, ayun guys, being friendly sa mga viewers natin kasi paano sila babalik sa atin kung hindi natin sila papansinin, diba? So, kailangan maging friendly tayo sa kanila. Huwag mahiyang makipag-usap sa camera, guys. Parang kinakausap lang natin yung mga nanonood sa atin, guys. Lalong-lalo na kapag sa labas. Kapag kunyari sa labas, diba, nagbi-video-video tayo. Chuba-chuba, ayan, nagbi-video tayo. Tapos may mga tumitingin. Huwag nyo na lang silang pansinin. Mag-focus sa'yo ka sa ginagawa nyo. Kasi pag kunyari, tumingin kayo sa mga paligid nyo, malalaman, makikita nyo, ay, pangit yung tingin sa atin. Parang mahihiya tayo or parang mawawalan tayo ng gana mag-video, kaya wag nyo na lang silang pansinin, hayaan nyo sila. Hanggang dito lang yung tingin nyo, sa camera lang, dyan. Sa lens lang talaga dapat ng camera. Syempre, kailangan din, wag tayong magalaw mag-videos, guys. Kasi, para hindi mahihilo yung mga viewers natin. Kasi minsan, nakakahilo kapag sobrang magalaw. Kasi ganyan ako dati, sobrang magalaw yung video ko, kung ano-ano kasi mga pinagagawa ko. So, kinoment ako ng friend ko na sabi niya huwag masyadong magalaw yung video kasi nahihilo daw, nakakahilo. So, tama naman, di ba? Tapos, yung mga sinasabi ng iba sa atin, tanggapin natin lalo na alam natin na makakatulong sa atin, syempre.
dapat may sense yung mga sinasatsat natin sa video or yung mga sinasabi natin. Kailangan may sense, kailangan may matutunan sila, kailangan may makukuha tayo sa mga pinagagagawa natin or kailangan may matutunan yung mga nanonood sa atin. Isa yun sa pinaka-importante, guys. Kaya yung iba kasi, diba, nanonood sila ng video katulad kunyari nitong ginagawa ko. Lalo na yung mga katulad kong small YouTuber, nagtatanong sila sa akin, nag-PPM sila sa akin. Kaya naisipan ko rin gumawa nito dahil sa kanila. So, syempre, kailangan may natututunan sila sa atin. So, kung meron man akong mga naiwan or meron man akong nakalimutan sa mga gusto nyong itanong, pwede nyo naman akong i-PM. Ilalagay ko dyan ang aking Facebook at saka aking Twitter at saka syempre ang aking Instagram. Kailangan mayroon tayong self-confidence or tiwala sa sarili. Syempre, ano naman yung mga pinagagawa natin? Paano tayo papaniwalaan ng mga nanonood sa atin kung wala tayong tiwala sa ating sarili? Dapat kailangan tayo mismo may tiwala tayo sa ating sarili. Paano tayo pagkakatiwalaan ng ibang nanonood sa atin kung sa tayo mismo sa sarili natin is wala tayong tiwala? So ayan, kailangan at syempre importante yung may tiwala tayo sa sarili. Tsaka syempre, kailangan din nating focus tayo sa gusto nating i-share at gusto nating itulong sa ating mga viewers. Katulad nito, small YouTuber ako, ito yung mga sinabi ko na kanina, ito yung mga tanong ko dati na kailangan ko ring malaman. Kaya gusto ko ring i-share sa inyo kung ikaw ay bago lang din sa YouTube. Ito pa yung isa sa pinaka-importante, guys. Kailangan mahaba ang ating pasensya. Huwag tayong magpapa-apekto sa mga nega na nababasa natin sa comment section kung meron man. Yun, yung pinaka-importante, kailangan syempre mahaba yung pasensya natin kasi sa pag-YouTube, hindi lang naman sa isang taon na ako nagbi-video, pero ilan pa lang din yung nanonood sa atin. Kailangan mahaba yung pasensya natin. Malay natin sa isang araw may mag-viral tayo ng video, diba? So, bongga na yun, guys. Kailangan talaga mahaba yung pasensya natin. Huwag tayong makikinig sa mga nega na nababasa natin dyan sa comment section. Huwag pansinin yung mga nagta-thumbs down dyan, guys. So, kailangan mag-focus lang tayo. Kailangan tiwala tayo sa ating sarili na kaya natin yung mga pinagagagawa natin. So, next, guys, is isishare ko lang din naman yung mga bawal sa YT. Pinaka-importante na kailangan natin alam yung mga bawal sa YouTube. Kailangan alam natin lahat na eto naman is mga konti lang na napapansin ko lang din na dati siguro may nagawa na rin akong ganito, pero dati kasi talagang nanonood ako ng bongga sa mga nagsusubscribe sa akin, sa mga nanonood sa akin, sa mga pinapanood ko ng mga iniidolo ko. Nagsusubscribe ako sa kanila, nanonood ako sa kanila, yung mga friend ko dito sa YouTube or yung mga naging subscribers ko din. Pinapanood ko sila, binabalikan din nila ako. Kailangan pag nanood tayo sa kanila, ikumpleto natin yung pinanood natin, saka tayo mag-comment at saka tayo mag-subscribe para hindi naman mapunta sa spam ang ating mga comments or sa basura ang ating mga comments, kasi sayang yung effort na pagpunta natin kung mababasura lang naman. Syempre, yung iba hindi kayo babalikan. Katulad ko, pag napunta sa spam, di ko binabalikan kasi alam ko na kaya sila napunta sa spam is nag-subscribe sila pero hindi sila nanood, or nanood sila, nag-subscribe, pero yung pinanood nila siguro mga 5 seconds lang, charot, siguro mga ganun. Tsaka may mga words si YouTube na hindi niya tina-accept, hindi niya tinatanggap, na pupunta agad sa spam words. Then, yan. Huwag mag-comment. Huwag na huwag tayong mag-comment kung hindi naman related sa mga videos, guys. Alam nyo, napakarami kayang ganun, lalo na sa mga comment dyan, sa mga comment section ko, tingnan nyo. Marami dyan na hug to hug, nandito na ako sa bahay mo. Kung mag-comment kayo sa akin na kung ang i-comment, mas magandang i-comment natin, guys, is yung related lang sa videos natin. Para naman hindi, alam mo yung iba kasi, lalo na yung mga iba na malalaking YouTuber, hindi naman tayo niyan pinapansin eh. Kaya dapat kung tayo-tayo lang, magtutulungan tayo. Kasi alam natin na, alam mong nakakalungkot kaya yun na kunyari ang ilalagay natin sa video natin eh, ganito, ganito. Tapos ang i-comment sa atin, hug to hug, ganyan, nandito na ako sa bahay mo, i-subscribe mo ako, balik ka sa akin. Alam mo yung ganun, mas maganda sana kung ang i-comment natin is yung related lang sa mga videos natin. Huwag tayong maglagay ng thumbnail or kaya ng title kung hindi naman related sa ating mga videos, utang na loob. Kasi yung iba, naglalagay sila ng video, pero
kailangan kasi yung thumbnail maganda. Kailangan talaga maaakit yung mga viewers natin. Ito din yung kahinaan ko, hindi ako marunong gumawa ng thumbnail. Pero kailangan talaga maaakit yung mga viewers natin. Pero sana yung kung ano yung pinakatotoo na nakalagay sa video, yun ating gawin ng title, 'di ba? So next is, ito din isa sa pinaka-importante na minsan 30 likely spam yung aking binubura sa aking comment section or sa aking likely spam. Kasi ang ginagawa ng iba, kunyari may nag-comment sa akin. May nag-comment sa akin, tapos magko-comment sila doon na sub to sub sa akin, ganyan. Alam mo yung comment section ko, pinupuno niya. Lahat ng nag-comment sa isang video ko, kunyari isang video ko, gumawa ako ng isang video, magko-comment siya lahat dyan, sub to sub, pumunta ka sa bahay ko, ganun. Or kaya minsan ang iba pa, ang pinakamasama is maglalagay tayo ng mga link sa mga description box. Yun po ay napupunta sa spam, kaya nakikita natin na kung sino yung mga hindi natin babalikan kapag ka ganun. Kasi di ba nakakalungkot yun na puro spam yung makikita, na spam words yung makikita natin. Makita natin 40 spam words sa ngayon ka lang nag-check, tapos maya-maya mayroon na naman. So syempre hindi masaya yung ganun. So ayun guys, yun lang yung mga i-share ko sa inyo. Sana may natutunan kayo. I-share ko lang to guys ha. Disclaimer, i-share ko lang to guys kasi eto yung mga tanong ko dati na gusto kong malaman, lalo nung ako'y nagsisimula pa. Ako'y bago din lang naman na YouTuber, pero kahit papano, yung mga na-share ko sa inyo is yun yung mga nalaman ko, kaya gusto ko rin i-share sa inyo. So, shout out nga pala, isa-shout out ko lang pala si Cassie TV. Thank you so much Cassie TV sa pagsubaybay mo sa aking mga videos. Maraming salamat sa iyo. Thank you so much and bye.